What's up, guys? It's me, Jekka, and welcome back to my channel. So for today's video, guys, it's gonna be a tutorial video. I'll be teaching you how to remove or how to fix the delay voice or delayed recording problem in the BandLab app, or yung tinatawag nila na latency. So, meron ngang latency issue yung BandLab application. Na-encounter ko din siya when I was using it for the first time. So, last year, gumawa ako ng video kung saan tinuro ko kung paano ko ginagamit yung BandLab application in my home recordings and kung paano ako gumagawa ng mga covers ko just using my phone and yung earphone mics. And ngayon, it has over 77,000 views and counting. Doon sa video na yon, ang number one question talaga is, paano aayusin yung late recording or yung latencies? So, para ma-explain or para mas maintindihan nyo kung ano yung latency, magre-record ako ng song, tapos paparinig ko sa inyo yung playback kung ano yung tunog niya. Yung tinatawag na latency. So, paano ko siya fini-fix? So, meron akong dalawang ways para maayos siya. So, yung first way is yung manual method. So, kaya siya tinawag na manual method kasi manually mo talaga iuusod yung voice track mo para mag-align siya dun sa instrumento. So, pagka nakita nyo na yung recording nyo, meron dito sa taas na nakalagay na snap. So, kapag ka naka-on yung snap, yung pagkausod mo dun sa mga tracks, as in naka-ano siya, parang per second, or malalaki yung lagtaw niya, hindi mo siya mauusod ng milliseconds, or yung as in sobrang onting usod lang. So, kailangan mo siyang i-turn off, i-click mo lang to, itong button na to, yan. Pagka na-click mo na yung off ng snap, pwede mo nang i-move siya ng millisecond. Ipapantay na natin siya. Ayan, so sakto na yung voice natin dun sa instrumental. Yun yung first method, which is yung manual method. Manual mo talaga siyang iuusod para pumantay siya dun sa instrumental. So now, yun namang second way para ma-fix yung latency issue is yung gamitin sa settings yung latency test. So, mas okay gawin tong second step kasi hindi mo na kailangan mag-usod every time na nagre-record ka. Kasi kapag ka nagawa mo na yung latency test or your latency fix, as okay na yung timing ng recording mo dun sa instrument. Every time na magre-record ka, sakto na yung voice mo dun sa instrumental. So, paano gawin yung latency test? Pag in-open mo yung BandLab, meron dito sa taas na settings, yung parang gear button. So, kiklik mo lang yan. Ayan, pagka-click mo nun, makikita mo tong menu. And just look for latency fix. Kapag kinlik mo tong latency fix, meron dito sa baba na set up latency test. So, i-click mo lang yan. Make sure na naka-unplug yung headphones mo, hindi na siya nakasaksak. Tapos, quiet lang yung location na paggagawa mo ng test. And may warning lang dito na meron mga beep sound ka na maririnig while nangyayari yung test. So, if you're ready, just click itong start test button. Ayan yung maririnig yung mga beep sound, guys. Ayan. After nung latency fix nakalagay, 79 milliseconds low. So, yung pagre-record ko daw, 79 milliseconds siyang nade-delay. After nyan, just click done. And kapag nag-record ka na ulit dun sa track mo, may mapapansin ka ng improvement dun sa recording mo. So, hindi na siya ganun ka-delay. Pero, if ever na kapag nag-record ka ulit, tas delayed pa rin siya, uulit-ulitin mo lang gawin yung latency test hanggang sa mag-align na siya. So, meron dun na retake test button. So, ngayon, titingnan natin, guys, kung na-fix na ba nung isang latency test yung recording. I know you lie! Your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb? Let's see kung wala na siyang delay. I know you lie. Your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb?
yan, parang sobrang onting milliseconds na lang yung kulang. Pero almost there. Di ba parang isang latency fix pa lang, tumugma na agad yung voice mo dun sa instrumental. I think isang latency test pa, yung magpa-perfect na yung timing ng recording ko. So just like kanina, i-click nyo lang yung gear button, then look for the latency fix. Ayan. Then, click nyo lang yung retest button dito sa baba. So, retake test. Start test. Tapos, ayan ulit. As in guys, retake lang kayo ng retake yung test hanggang sa maging perfect na yung timing ng recording nyo. So, ayan. May bago na naman siyang view. 74 milliseconds low. So, ayan. Just click done. And let's try recording again. So now I think mas tugma na yung boses ko dun sa instrumental. So yung dalawang latency test yung nakaayos dun sa late recording. And that's it! Yun na yung dalawang ways para ma-fix yung delayed voice or latency issue sa BandLab application. So ngayon, mas mapapadali na and mas mapapaganda na yung mga recordings nyo using the app. So thank you guys for watching this video. Sana nakatulong itong aking short tutorial paano ma-fix yung issue nung BandLab. And if ever you guys have more questions on how I use yung BandLab application or kung ano pa yung mga gusto nyong ituro ko sa inyo, just comment down dito sa video na to. And I will try my best na makagawa din ng tutorial video para sa inyo. So, of course, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the notification bell na din para ma-notify kayo whenever I have new uploads. So, see you guys on my next video. Bye! God bless.